Morning, welcome back to my channel again. So for today's video, gagawa ako ng compilation about reward kung ano ang trabaho ng isang Bancassurance. Sinabi ko Bancassurance because sa bank ako na-assigned and I deal with investment with life insurance. So, dito natin makikita or dito ko ipapakita sa inyo my daily task, ano ba yung trabaho ko, ano yung ginagawa ko sa isang, sa loob ng banko. I mean, kung ano yung mga responsibilities ko, ano yung mga ginagawa ng isang Bancassurance. So, guys, ano pang hinihintay natin? So, let's get started. My life as a Bancassurance. Let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Are you ready? So ayan guys, maka-hike na po ako papunta ng pinagtatrabahuan ko. Hindi ko na pinapakita sa inyo na bumaba ko sa isang motor tapos hike, ayan. Isang bangko dito tapos dun sa likod. Ayan, ito yung Usamis. Ayan, pag umaga siya. Early kasi ako dumating kaya ganun pa siya katahimik. Walang traffic. Ayan, hike pa po ako papunta doon sa pinagtatrabahuan kung saan ako na-assign. Ayan. Yan yung harap niya. Tapos, eto na siya. Dito, guys, ako na-assign. Ayan. Dito sa loob ng security bank. Ayan. Papasok na po tayo. Siyempre, bago tayo pumasok, meron talaga yan siyang check, check, check. Ayan. So, ayan na, guys. Papasok na po ako. Ayan. Ayan yung ATM sa gilid. Ayan, syempre, sabi ko, good morning everybody. Ayan, ito yung workplace ko. Ayan siya. So, ready ang things natin. Lagay natin yung bag. At yan ang table ko. At ito yung pinakauna kong client for the day. Syempre, nag-present ako ng product namin. Featuring kung anong feature ng product, kung anong mga benefits na makukuhaan niya, just in case na mag-enroll siya. So, hindi lang naman isang product ang kino-cross-sell ko, syempre, pati na rin ang product sa loob ng bank. Give and take lang yan. That's the Bancassurance do. Hindi lang product mo ang i-ano mo kay client, ipipresent mo kay client, kundi pati na rin yung sa partner ng mga product ng partner ninyo. Then, ito naman, nagchichika kami dito na regarding dun sa baha-baha na nabahaan kami. Tapos, dinescribe ko na hanggang tuhod na yun siya. Ganun mga ganyan yung chika namin dito after ko mag-present sa kanya. So, ayan. Siyempre, yung mga client, marami din yun siya mga tanong-tanong sa mga benefits, kung ano makukuha nyo, whatever. Basta may mga investment. Kaya dapat iklaro mo yan sa kanya. I-discuss mo sa kanya. Kasi not all of them naman. Saka hindi lahat ng Filipino or hindi katulad natin ano talaga open-minded when it comes to insurance or ganito na mga products. So, sa akin, sinasabi ko talaga lahat, dinidisclose ko lahat, saan yung mga investments, saan yung kukunin, saan i-invest yan, anong feature niya. Sinasabi ko na may life insurance siya, which is life insurance naman talaga kami. So, ayan, dinidiscuss ko yan sa kanya. Yan siya. Ayan, nagtatanong siya dyan, nakalimutan ko lang kung ano ang tinatanong niya dyan. O, kumuha ko ng ballpen ata. At saka ang Bancassurance dito, hindi lang siya isang product lang ipo-focus mo. Syempre, gawin mo rin yung mga after sales. Meron kang gagawin na mag-cool out ka sa mga client or dun sa mga referral na binigay sa'yo. Kailangan mo sila i-follow up. Kailangan mo i-ano yung mga ano ba tawag dito? I-refresh sila sa mga product na kinuha nila. Mga outbound and inbound, yan, ginagawa ko yan siya. Hindi lang naman ikaw na uupo lang dyan. Yan, titignan mo rin yung mga maturity nila, ng premium nila, obligation mo yun, natawagan mo yun. After that, yung mga after sales, kung meron man mga konting problema, syempre, aasikasuhin mo yan. Yan ang trabaho ng isang Bancassurance. Kaya merong Bancassurance sa loob ng isang bank, kaya para din,
pag may mga problema regarding sa investment nila ng mga life insurance, yun ang gagawin mo. So, yan ang ginagawa ko dyan. Nagko-call out ako dun sa mga names na pwede kong offeran or pwede kong i-introduce ang product na meron kami at pwede ko rin silang i-assist ko ano yung mga problema na meron sila. Yan. Natingin-tingin ako dyan kung sino pwede ko yung mga ano, after sales na ginagawa ko dyan. Yan po yung trabaho ko. Every day, nag-check ng emails. Of course, pag may mga emails ng company, kailangan mo rin replyan kung ano yun siya. Yan, di ka lang basa ng basa dyan. Diba? Ganyan lang siya. Tumatawa ako dyan kasi nag-usap kami na kasama ko dun sa kabilay. Kaya yan, tumatawa ako. So, syempre, nabisi-bisi ang lula ninyo sa kakatingin kung sino ba yung may maturity or may mag-due sa policy nila. So, kailangan mo rin sila i-remind. Even though, ano naman yung, ano tawag ba dun? Nag-text naman agad. Pero, kailangan mo rin silang i-remind kasi minsan na-overlook nila yung due date nila, yung premium due date nila. So, kailangan mo rin din sila i-remind. Ganyan lang siya. Hindi naman mahirap pero mas ano lang siya. Siyempre, challenging lang yung work mo pag nasa Bancassurance ka. It's because kailangan mo talaga na i-equip yung client. Kailangan mo talaga i-ano sa kanya kung ano yung mga benefits, feature na pwede niyang makukuha once mag-apply siya or mag-enroll siya sa isang policy. Kasi hindi lang naman yan, hindi yan katulad sa bank na savings lang. No, it's not. Meron yan siyang life protection, lifetime, which is protects you whenever pwede mo siya pang retirement, pwede siya pang educational, mga ganyan. Meron din kami mga health insurance. So, yun ang probably dinidiscuss ko. Meron din yan siyang sa online. Kaya yan siya. Yan ang ginagawa ko, yun ang trabaho ko. So, kaya minsan, nabibisi ang lola nyo. Ayan, nagre-reply ako ng mga emails, nagre-reply ako sa mga Viber, kung may mga queries sila, yung mga ganyan. Just gumagawa ng mga emails, kung may mga problema. Then, after sales, ginagawa ko ang after sales. Ayan, diba? Napupudpud na yung kamay ko dyan, kakakaano ng iPad ko. Naduduling na ako, pero kailangan. Ayan, kaya minsan ang lola nyo, hindi makasali sa mga basta weekdays, kasi yan ang ginagawa ko. Sige, kailangan mo rin mag-focus. Kailangan mo rin i-dedicate yung self mo dun sa work mo para makapag-concentrate ka. Ayan. Ganyan lang naman. Minsan nagkukulaut ako. Tumatawag ng mga client. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. And of course, silang naman tawag-tawag lang gagawin mo dyan eh. Of course, kailangan mo talaga mag-exert ng effort. In short, kailangan mo may benta sa isang araw. Dapat ka may benta. Kasi nga nasa marketing ako. So, kailangan, pag nasa marketing ka, of course, meron yung kuta. So, kailangan mo talagang i-hit ang kuta. So, hindi lang yan, hindi ka lang dyan mag-product presentation or what. Siyempre, you will try your best na mabook mo siya or ma-close case mo siya. And para at the end of the day, meron ka namang benta, meron kang i-re-report, diba? Kasi naman, maupo-po ka lang dyan. Kaya ganun siya, ganyan po yung trabaho po. Ayan. Hindi lang yan, mag-upo po, kundi hawak ka rin ng ballpen. Gayo, ayan. Hawak na naman ako ng cellphone kasi magtawag na naman ako ng mga may mag-due or yung premium nila na na-overlook nila. Ayan. Yung mga tinatawagan ko dyan yung mga list ng referral na mag-o-offer ako sa kanila na mga product na ganito-ganyan. Sometimes, pag gusto nila makinig, magsiset appointment ako, kung anong oras, kung anong araw, ayan. So, may list ako ng maliit na ano dyan. Ayan, nililista ko na ito for appointment, ito for tawagan ulit, tapos inunote ko dyan pag ang isa busy, inunote ko dyan pag hindi makontak. Ayan, parang sa ganun, alam mo na, ito hindi ko to na-contact. So, tatawagan mo siya ulit.
So, ito, magsiset ng appointment. So, i-remind mo siya, follow up mo siya, kung anong oras siya mag-visit ng bank. Nang sa ganun, pa-discuss mo rin sa kanya yung mga product na gusto mong i-present sa kanya. Tapos, yung leads, kailangan mo din yan i-report every afternoon. Nagre-reporting kami, guys. Na kung may mga leads, may mga referral. And in fairness naman, mayroon naman mga maraming referral ang bangko, mga staff. Ayan, kasama ko. O ayan, nakikipag-chika siya sa akin. Ewan ko saan, mag-client call ata kami nito. Kalimutan ko lang. Yan. Yan siya. Senior officer din yan siya sa bank. So, yan sila. Kasama ko sa sales, sa marketing, tsaka yung manager. Yan. Yan yung mga ginagawa ko dyan. Ayan. Ay, nanghingi pala siya ng tissue. Basta nakalimutan ko na, guys, anong tinanong nyo sa akin. Mag-client call ata kami niyan. Yan, dito nyo makikita na ito yung trabaho ko everyday. Ito yung ginagawa ko everyday. Syempre, kailangan mo talaga na may benta ka. In short, may benta ka talaga. Tsaka, ano lang naman yan, yung ma-feature mo lahat yung mga product na meron ka, ma-discuss mo kay client. Yung mga ano nila. Ayan, nagtatawag ako dyan, guys. Ayan, Vessi ang lola nyo, Vessi. Ayan, Vessi ang lola nyo, diba? Minsan, ang iba, hindi makontak. Ang iba naman, hindi sumasagot. Ayan, yun, oo, diba? Tinitignan ko kung may mga mag-due date. Ayan, ayan, kasama ko, ayan, guys. Ayan siya. Ano naman ang ginagawa ko? Ganyan lang. Ganyan lang siya, guys, as in. Wala namang ano... Wala naman siyang mga ganap-ganap. Yan lang talaga everyday ang trabaho ko, diba? Ayan. May tingin ako, tinatawagan ko yung mga pwede kong tawagan na pwede natin ma-offeran ng mga ibang product. Iba naman dyan, nire-review ko yung mga ano nila. Yung mga policy nila kung anong features. Kasi minsan yung iba nakakalimutan na kasi nila eh. So, nire-remind ko or nire-refresh ko sila na ganito yung product mo, ito yung kinuha mo, ito yung benefit niya, ito yung makukuha niya, ito yung sum assured niya, coverage niya, ito yung sa investment niya, yan. Para at least ma-refresh sila, ito pala yung kinuha, hindi lang yung kuha lang ng kuha na hindi nila alam kung ano yung kinukuha nila. Yan. So guys, wala na ibang ganap, hanggang dito na lang ako. Until my next video, bye!